Magandang araw sa iyo, Tito Makoy, at sa lahat na nakikinig sa channel mo. Magtatago po ako sa pangalang Camela at ito ang aking kwento ng buhay. Naging magkaibigan kami sa college ni Marianne. Sa unang araw ng pasukan, may kakaibang chemistry kaagad ang nabuo sa aming dalawa kahit na magkaiba ang personalidad namin. Si Marianne, kung gusto mong lumiwanag ang iyong araw o ngumiti, tumawa, kung meron kang problema, siya ang kailangan mo. Palabiro, kalog, kahit anong usapan, nakakasabay ito. Samantalang ako naman, Tito Makoy, medyo sabihin nating ang daming pinag-aalangan ng usapan at mga salita. Hindi ko kayang makipagsabayan sa biroan, lalong-lalo na kung ang usapan ay tungkol sa dirty o kaya green jokes. Minsan nga, Tito Makoy, binabansagan ako ng aming grupo na madre daw ako. Luka-luka ang mga kaibigan kong ito. Sa pagiging mag-best friend namin ni Marianne, pareho ang kurso at major na aming kinuha. At dahil dito, ginawa namin rin na parehong pareho ang schedule ng aming klase araw-araw. May kaya ang pamilya ni na Marianne. Meron silang trucking business. Liban dyan, meron din silang mga pinapaupahang apartment. Pero hindi mo makikita sa kanya ang kaartihan at kayabangan. Todo bali siya kahit saan mo dalhin, hindi ka magkakaproblema. Ako naman, galing sa mahirap na pamilya, kahit papaano nagagawa ng mga magulang namin ang mapag-aral kami sa college. Bagamat paminsan-minsan talagang kinakapos kami. Lalo akong bumilib kay Marianne nang minsan isinama ko siya sa bahay namin. Alam mo, Tito Makoy, ang ulam namin noon ay pretong tinapang isda lang at saka kamatis. Sa totoo lang po, nahihiya ako kasi nga ito lang ang ulam namin. Pero nung oras na ng kainan, si Marianne pa mismo ang nagsabi sa akin, "Nako, ang sarap nitong ulam natin." Siyempre, magkakamay ako. "Hoy Camille, magkakamay tayo." Yan ang wika niya sa akin. Tito Makoy, ang nanay ko naman at mga kapatid, tuwang-tuwa dahil nga sa tudubali talaga ang kaibigan ko. Walang kaarte-arte at hindi mapili sa pagkain. Noong una niya akong isinama sa bahay nila, "Nako, Tito Makoy, parang ayokong pumasok kasi ang gara ng bahay nila, ang laki at ang linis. Nangingintab ang sahig nito." Nang makaharap ko na ang kanyang mga magulang at kapatid, mababait lahat sila. Kung ano ang kilos ni Marianne, ganoon lahat ang kanyang pamilya. "Camille, anak, huwag kang mag-aalangan, bahay mo ito. Feel at home." Yan ang wika sa akin ni Tita Rafaela, ang nanay ni Marianne. Ganoon din ang tatay ni Marianne, si Tito Joaquin, mabait rin sa akin. Pinagmamasdan ko sila, Tito Makoy, ang saya-saya nilang mag-anak. Parang napaka-perfect na mag-anak. Hindi sila namumroblema sa pera at masayang-masaya ang kanilang pamilya. "Camille, kung wala ka namang gaanong gagawin, paminsan-minsan dalaw ka dito sa bahay para magkwentuhan tayo." Yan ang wika muli sa akin ni Tita Rafaela. "Ay, opo tita, pag wala po akong gagawin, pupunta po ako dito sa inyo." Ito naman ang sagot ko kay Tita Rafaela. Mula nga noon, Tito Makoy, medyo napadalas na ang pagpunta ko kina Marianne kasi madalas na akong inaaya ni Marianne. Hindi na rin ako gaanong nag-aalangan kasi nga pakiramdam ko kasapi na ako ng kanilang pamilya. Kahit anong okasyon meron sila, malaki o maliit, kinakailangang pumunta ako. At sa mga pagkakataong hindi ako nakakadalo, nagtatampo sa akin si Tita Rafaela. Pero Tito Makoy, nagbago ang lahat na iyan noong third year college na kami ni Marianne. Dalawang araw na hindi pumasok si Marianne, hindi rin nagtitext sa akin.
Kaya minabuti kong puntahan siya sa kanilang bahay para alamin kung bakit at kung sakaling may maitutulong ako, magawa ko. Hindi rin ako nag-text para surprisahin ko siya. Pagdating ko sa bahay nila, nalaman kong lumuwas pala ng Manila si Tita Rafaela kasama si Marian sa makalawa pa ang kanilang dating. Aalis din sana ako kaagad kasi wala naman ang kaibigan ko at wala rin palang problema. Pero pinigilan ako ni Tito Joaquin. Pahinga muna raw ako ng kaunti. Inutusan niya pa ang kanilang katulong na maglabas ng juice at merienda. Maganda ang kwentuhan namin ni Tito Joaquin, ang bait-bait niya sa akin. Ngayon ko nakita ang kanyang tunay na kabaitan. Liban Tito Makoy sa pagiging may itsura nito. Kaswal ang aming kwentuhan ni Tito Joaquin para lang kaming magkaibigan. Hiningi niya ang cellphone number ko, maging ang Facebook account ko kinuha niya rin. Game na game pala itong si Tito Joaquin kasi meron din siyang Facebook account. Kinagabihan, nag-text ka agad sa akin si Tito Joaquin, nangungumusta. Tapos, umagang umaga kinabukasan, meron ka agad good morning text na natanggap ako galing sa kanya. Doon na Tito Makoy nag-umpisa ang aming tuloy-tuloy na komunikasyon. Walang araw na hindi nagte-text sa akin si Tito Joaquin. Hanggang sa dumating ang semestral break, nag-text siya sa akin, nagtatanong kung libre daw ako, kung pwede daw kaming magkita. Sa totoo lang, nabigla ako ng kaunti sa kanyang hinihiling. Pero ewan ko po ba, parang merong kakaibang kilig sa pakiramdam ko. Ang bait niya kasi at ang lambing niya sa mga pag-uusap namin sa text. Kaya pumunta ako sa resto na kanyang sinabi kung saan kami magkikita. Pagdating ko sa resto, kinilig talaga ako kasi nasa isang sulok siya. Yung pwesto namin hindi nakikita ng mga pumapasok sa resto. At ang sweet kasi meron pa siyang dalang rosas. Alam mo Tito Makoy, kaming mga babae, number one na pampakilig sa amin ang bulaklak. Napaka-gentleman sa akin ni Tito Joaquin. Inalalayan niya pa ako sa aking pag-upo. Ang tagpong ito ang naging dahilan ng pagkahulog ng loob ko sa kanya. Muli niyang hiniling na magkita kami. Ang akala ko gaya noong una, sa resto dito sa lungsod. Ngunit hindi pala kasi nag-drive kami papalabas ng lungsod. Mas maigi raw ito, malayo kami sa storbo, walang makakakita sa amin. Pumunta kami sa isang beach resort, kumuha siya ng isang villa. Naupo kami sa may balkonahin na nakaharap sa dagat. Nagulat ako kasi hiniling niya sa akin na ipikit ko raw ang aking mga mata. Nagkukulitan kami Tito Makoy kasi ayokong ipikit ang mata ko. Pero sa huli, ipinikit ko rin ang aking mga mata. Meron siyang inilagay sa liig ko. Wow! Ang ganda! Ito ang wika ko Tito Makoy kasi isang gintong kwintas ang kanyang inilagay sa liig ko. Gusto mo ba? Yan ang tanong sa akin ni Tito Joaquin. Opo, ang ganda po. Wow, ang ganda talaga. Yan ang patuloy na pagkamangha ko at tuwang-tuwa ko sa kanyang ibinigay sa akin. Sadyang napaka-sweet sa akin ni Tito Joaquin at ang bait-bait niya. Kaya naman Tito Makoy, noong hinalikan niya ako, di na ako nakatanggi. Kasabay ng kakaibang kilig na aking naramdaman sa kanyang ginawa. Magaling magpaamo itong si Tito Joaquin. Sa sobrang lambing niya, talagang kay bilis ng mga pangyayari, may nangyaring pribado sa aming dalawa ni Tito Joaquin noong araw na iyon. Marahil talagang mahal ko siya kasi patuloy akong nagpapadala sa agos ng kanyang kagustuhan. At alam niyo Tito Makoy, sa pribadong sandali naming iyon, tuwing hahalik sa akin si Tito Joaquin, tinitingnan ko siya, tumitingin ako sa kanyang mga mata. Ang gwapo ni Tito Joaquin at
ang kisig niya. Parang biglang naging makisig at gwapo siya sa tagpong ito. "I love you, Camille." Yan ang bulong sa akin ni Tito Joaquin sa aking tainga. "I love you rin, Tito." Yan ang sagot ko kay Tito Joaquin. "Nako, Camille, huwag mo na akong tawaging Tito. Mahal kita, nagmamahalan tayo." Ito, Tito Makoy, ang palitan ng aming mga bulong sa bawat isa. Mula noong may naganap sa amin ni Tito Joaquin, palagi na akong nananabik na magkasama kami. Palagi ko nang pinananabikan na makita siya at magkasama kaming muli. Dumating ang second semester. "Wow, Camille! Ang ganda naman yan! Kanino galing yan?" Yan ang tanong sa akin ni Marian nang makita niya ang gintong kwintas na aking suot-suot. "Ah, galing sa tito ko. Dumating galing sa England." Ito, Tito Makoy, ang sagot kong pagsisinungaling. "Wow, ang ganda talaga. Alam mo, Camille, kung merong magre-regalo sa akin ng ganyan, ora mismo ibibigay ko sa kanya ang bataan." Yan, Tito Makoy, ang nagbibirong wika ni Marian. "Alam niyo po, bahagya akong ngumiti lang, pero natamimi ako. Kasi tinamaan ako sa kanyang sinabi. Ganoon ang nangyari sa amin ni Tito Joaquin." Kahit may namamagitan na sa amin ni Tito Joaquin, patuloy pa rin akong pumupunta kina Marian tuwing inaaya ako ng kaibigan ko. Kami ni Tito Joaquin pag nasa bahay nila parang wala lang, hindi kami gaanong nagpapansinan. Si Marian at si Teta Rafaela ang palaging kachikahan ko sa bahay nila. Napapadalas at napapadalas ang pagkikita namin ni Tito Joaquin, kaya kinakailangan ko nang gumawa ng alibay kay Marian para hindi ako makasama tuwing magyayaya siya kung nagkakataong magkikita naman kami ni Tito Joaquin. At nitong huli nga, nakahalata na rin si Marian na hindi na ako gaanong sumasama sa kanya. Nagtatampo ito sa akin. Nagtatanong siya kung meron ba siyang nagawang mali na nasaktan ako. "Wala. Wala kang nagawang mali. Pasensya nga lang kasi busy talaga ako at marami akong nilalakad." Ito, Tito Makoy, ang pagpapaliwanag ko kay Marian. Valentine's Day noon, siyempre kailangan naming ipagdiwang ni Tito Joaquin ang aming pag-iibigan. Alam mo, Tito Makoy, lalo akong kinilig kasi nag-candlelight dinner kaming dalawa, private na private sa loob mismo ng kwarto ng hotel. Sobrang kinilig talaga ako. Kaya naman tuluyan ko nang pinagbigyan si Tito Joaquin sa lahat na gusto niya sa aming pribadong oras. Ang bawat haplos niya sa akin ay may kakaibang tuwa talaga sa pakiramdam ko na gusto kong ulit-ulitin niya. Noon ko naramdaman na perfect siya sa aming relasyon. Wala na akong hahanapin pa. Wala akong dapat na ipangamba. Kayang-kaya niya akong ipagtanggol. Kayang-kaya niya akong protektahan. Kayang-kaya niya akong suportahan. Sa kanyang mga yakap at halik sa akin, pakiramdam ko talaga, Tito Makoy, ligtas na ligtas ako sa anumang hindi magagandang bagay. Lahat tamis ng pagmamahal ang nararamdaman ko buhat kay Tito Joaquin. Ito na, Tito Makoy, ang pinakasweet at memorable Valentine's Day sa buong buhay ko. Hanggang sa lumabas kami ng silid ng hotel, naglalakad kami sa hallway, nakaakbay pa rin sa akin si Tito Joaquin at hindi pa rin matigil ang pahalik-halik niya sa aking pisngi at sa aking labi. Ngunit, Tito Makoy, nagulat kami nang bumukas ang pintuan sa harapan namin. Si Marian at ang kanyang boyfriend ang lumabas. Huling-huli ni Marian na nakaakbay sa akin at umahalik si Tito Joaquin. Nang tingnan ko ang itsura ni Marian, Tito Makoy, talagang natakot ako kasi ibang-iba ang mukha ng kaibigan ko nang makita niya kami sa tagpong iyon.
naramdaman ko na lang, Tito Makoy, merong isang malakas na sampal ang tumama sa aking mukha. Sampal ni Marian. Walang hiya ka, ahas! Ito ang sigaw ni Marian. Buti na lang to the rescue and defense kaagad si Tito Joaquin. Anong karapatan mong saktan si Camille? Huwag mo nang uulitin yan kung ayaw mong masaktan muli. Ito ang galit na sigaw ni Tito Joaquin sabay sinampal niya si Marian. Mga taksil, walang hiya! Ahas! Ito ang sigaw muli ni Marian habang sapilitan naman siyang inilalayo sa amin ng kanyang boyfriend. Patay na, Tito Makoy. Nabulgar na ang hindi dapat mabulgar. Nalantad na ang hindi dapat malantad. Booking na kami ngayon ni Tito Joaquin. Pero ito na rin, nagkaroon na ng gulo. Nalaman na ang hindi dapat malaman. Kailangang manindigan na kami ngayon ni Tito Joaquin. Isang malaking konsolasyon at malaking bagay sa akin ang makita kong ako ang kinakampihan ni Tito Joaquin. At sa pangyayaring sinampal niya si Marian, siguro naman, Tito Makoy, madadala na ang babaeng iyon. At dahil nga sa pagkakahuli sa aming dalawa, hindi na muna umuwi sa kanilang bahay si Tito Joaquin. Nanatili muna siya sa isang hotel. Kailangan naming magdamayan dahil problema naming dalawa ito. Isang malaking problema ang hinaharap na namin ngayon. Magkasama kami ni Tito Joaquin. Natatakot na akong pumasok sa paaralan kasi baka balikan ako ng aking kaibigan. Pero ayon kay Tito Joaquin, pumasok raw ako at hinding-hindi ako guguluhin ni Marian. Kung sakali man, sabihin ko lang sa kanya at siya ang bahala. Kaya naman napilitan akong pumasok makalipas ang ilang araw. Gaya ng aking kinatatakutan, habang naghihintay kaming dumating ang aming propesor, nagsalita itong si Marian. Hoy mga classmate, alam nyo ba noong Valentine's Day, nakita ko si Valentina sa personal. Kilala nyo ba yung ahas sa lumang pelikulang anak ni Suma? Ganoon pala yun, maamo ang mukha, mahinhin pero ahas pa rin. Mag-ingat kayo sa mga best friend yung mahinhin, yung mga parang matimtimang berhin kasi baka hindi nyo alam, isa palang maitim at hindi na berhin. Isang ahas na tinutuklaw ka na pero hindi mo namamalayan. Alam nyo, iyan na yan ang nangyari sa akin. Yan ang wika ni Marian. Tinginan ang lahat ng mga kamag-aral namin sa kanyang sinasabi at nagtatanong ang mga ito kung bakit daw nagsasalita ng ganoon si Marian. Tito Makoy, ayokong mapahiya talaga. Kaya ako na lang ang umiwas, lumabas na ako ng silid-aralan, umalis na ako at mula noon, hindi na ako pumasok pa sa eskwela. Kasi malaking kahihiyan talaga, Tito Makoy, ang ginawa sa akin ni Marian sa kanyang pag-a-announce doon sa loob ng klase namin. Unfair nang masyado ang aking kaibigan sa panghihiya niya sa akin. Liban pa dyan, Tito Makoy, ang daming masasakit na salita ang ipinapadala sa akin ni Marian sa text, sa messenger at meron pang mga shoutout sa Facebook. Kaya naman, Tito Makoy, minsan hindi ko na talaga mapigilang maiyak kasi masyado na akong nasasaktan. Sobra-sobra na ang ginagawa sa akin ng kaibigan ko. Pero pilit ko itong itinatago kay Tito Joaquin. Kaya lang, Tito Makoy, nalaman niya rin ang mga nangyayari. Nang makita niya ang mga post ni Marian, kaagad niyang tinawagan si Marian sa cellphone. Galit na galit si Tito Joaquin. Dinig na dinig kong nag-aaway ang mag-ama. Sa kanilang mainit na pag-aaway sa cellphone, kahit papaano, relieve ako sa aking pangamba. Kasi nga talagang ako ang kinakampihan ni Tito Joaquin. Ako ang pinipili ni Tito Joaquin. Tuluyan nang uminit ang away ng pamilya
Araw-araw na may kaaway si Tito Joaquin sa cellphone. Minsan nga Tito Makoy, narinig ko siya. E di sige, kasuhan nyo at ipakulong nyo ako kung kaya nyo. Haharapin ko yan. Sige na, hindi ako natatakot. Ito ang naririnig kong madalas mula kay Tito Joaquin. Alam ko Tito Makoy, pag ganyan ang usapan, kausap niya ang kanyang pamilya, ang kanyang pamilya ang kanyang kaaway. Isang araw nakita kong nag-post sa Facebook si Marian. Ang pinost niya ay ang litrato niyang magang-maga ang kanyang mukha. Sinampal pala ito ni Tito Joaquin noong nagkasagutan silang dalawa nang minsang umuwi ito sa bahay nila. Nag-aaway ang mag-asawa, sumasabad naman si Marian. Kaya hindi na talaga nakapagpigil si Tito Joaquin. Sinampal niya si Marian. Kitang-kita ko Tito Makoy, magang-maga talaga ang mukha ni Marian. Buti nga sa'yo, nakita mo na, yan ang nararapat sa'yo. Ito Tito Makoy ang naging reaction ko nang makita ko ang kanyang post. Kasi naman, nananahimik ako kung ano-ano pang shoutout at panghihiya ang ginagawa sa akin sa Facebook. Ngayon, naiganti ako ni Tito Joaquin sa mga hindi makatarungang ginagawa sa akin ni Marian. Sumusobra na yata ang kaibigan ko Tito Makoy sa panggugulo nila sa akin. Maging sa bahay namin, sumugod na pala sila ni Tita Rafaela. Pinipilit nila ang mga magulang kong sabihin kung nasaan ako. Alam niyo po, malaking iskandalo ito sa panig ko. Pati ang pamilya namin, nadadamay na sa gulo. Sigurado kasi ako Tito Makoy na hindi nila matanggap-tanggap na ako ang pinili ni Tito Joaquin. Nagsasama na kami ngayon. Pero hinahanda rin namin ni Tito Joaquin ang posibilidad na pagsasampa nila ng kaso. Ito kasi ang madalas na naririnig namin, kakasuhan daw kami, ipapakulong. Buong tapang naman itong hinahamon ni Tito Joaquin, magsampa raw sila ng kaso kung gusto nila at haharap kaming dalawa. Bilang ganti ko sa panggugulong ito ni na Marian at ng kanyang ina, in-unfriend ko na sila sa Facebook. Hindi na sila pwedeng mag-comment o mag-react sa mga post na gagawin ko. Binago ko ang setting ng aking Facebook. Tanging mga friends ko na lang sa FB ang makakapag-comment. Alam niyo Tito Makoy, palagi akong nagpo-post sa Facebook ng sweet moment naming dalawa ni Tito Joaquin. Yung yakap-yakap ako ni Tito Joaquin, humahalik sa pisngi ko, humahalik sa aking labi. Yan ang mga larawang nagpapakitang maligayang-maligaya kami ni Tito Joaquin. Yan ang mga pinopost ko sa aking Facebook. Hindi ko talaga sila totally blinak sa aking Facebook para makita nila ang lahat na pinopost ko. Kaya hindi ko ma-imagine kung anong galit ang nararamdaman ng dalawa tuwing nakikita nila ang mga napakatamis na tagpo namin ni Tito Joaquin. Hindi ako nagkamali sa pagmamahal kay Tito Joaquin kasi mahal na mahal niya ako. Ramdam ko talaga ang kanyang pagmamahal at panggigigil sa akin. Alam niyo po Tito Makoy, para kaming laging bagong kasal. Bawat gabi ay parang laging unang gabi naming dalawa. Sa kabilang banda, ini-imagine ko lang kung ano ang galit ng mag-ina sa aming dalawa. Noong ipanganak ko ang panganay namin ni Tito Joaquin, pinost ko muli ito sa Facebook. Ang cute ng anak ko Tito Makoy. Ewan ko lang kung anong klaseng panggagalaitin na naman ang naramdaman ng dalawa nang makita ang anak namin. Dumanang mga araw, hindi rin nagsampa ng kaso laban sa amin sina Marian at Tita Rafaela. Kaya lalo kaming naging masaya at malaya ni Tito Joaquin. Nagpatayo rin kami ng bagong bahay para sa amin kahit pa meron siyang mga pinapaupahang apartment at bahay. Ayon kay Tito Joaquin, ito'y para iwas sa gulo sa posibleng pagsugod ng pamilya ni Tito Joaquin. Pero Tito Makoy, sa pagdaan rin ng panahon, nalungkot ako sa anak namin kasi habang lumalaki,
paunti-unti nahalata naming merong hindi normal sa kanya. Na-diagnose nga siya bilang isang special child. Ito ang labis na ikinalungkot namin. Ganoon pa man, masaya pa rin kaming nagsasama at masayang-masaya kaming kapiling ang aming anak na bunga ng aming pagmamahalan. Nagdalang tao muli ako pero nagkaroon ng miscarriage. Dalawang bisis ako, Tito Makoy, nakunan. Kaya ganoon na lang ang panghihinayang ko at ang panghihinayang talaga namin. Kasabay ng kalungkutang, hindi ko talaga maipaliwanag. Ang sakit pala ng malaglagan ka ng bata. Yung bata na inaasam mong makita mo tapos malalaglag habang nasa sinapupunan pa. Tito Makoy, sa pagdaan ng mga taon at araw, tila yata ayaw kaming tantanan ng kamalasan. Yung isang truck ni Tito Joaquin, nasangkot sa aksidente, merong nasawi at ilan katao ang malubhang nasugatan. Malaki-laking pera ang pinambayad namin sa mga biktima at sa mga gastusin sa ospital. Dahil dito na isang lasa bangko ang isang building ng mga paupahang apartment. Pero Tito Makoy, yung kasanglaan kulang pa rin. Kinailangan naming ibenta ang dalawang truck at ang Ford Ranger na service namin sa bahay. Ang ginawa ni Tito Joaquin, bumili na lang ng motorsiklo, tiyaga muna kami hanggat hindi pa nakakabangon. Bibili muli kami ng sasakyan pag nalampasan na namin ang problemang ito. Lumalaki ang anak namin, kailangang ipasok siya sa special education school. Private ang pinasukan namin sa kanya kasi walang special education na public school na malapit sa amin. Sa kabila ng mga pagsubok, lakas loob na hinaharap namin ito ni Tito Joaquin. Magkatuwang kami at sa awa ng Diyos, paunti-unti nalalampasan namin ang problemang iyon. Subalit Tito Makoy, habang malapit na kaming makabangon at makalampas na ganap sa problemang iyon, isang kamalasan na naman ang dumating sa amin. Naaksidente kasi sa motorsiklo si Tito Joaquin. Malala ang pinsalang tinamo niya. Alam niyo po, 3 araw siyang nakomatos sa ospital. Ang akala nga namin, matutuluyan siya pero sa awa naman ng Diyos, nakaligtas. Marahil dala ng sobrang bigat ng problema na aming dinadala ngayon, iniisip ni Tito Joaquin ang aming kabuhayan at ang sa mga darating na araw. Ito ang dahilan kung bakit uminom siya, naglasing nang minsang dumalaw siya sa kanyang kaibigan. At lasing ito, Tito Makoy, sumakay ng kanyang motorsiklo. Dito siya naaksidente. Naiiyak na ako, Tito Makoy, habang pinagmamasdan ko ang aking asawa na walang malay nasa ICU. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Natatakot ako na baka mamatay siya. Pero yun nga, Tito Makoy, sa awa ng Diyos, nakaligtas si Tito Joaquin. Pero kinakailangang i-amputate ang isang binti niya. Malaki na naman ang binayaran namin noon sa ospital. Kasi kinailangan niyang dalhin sa Manila. Sa Manila ginawa ang amputation. Sa pagkakataong ito, Tito Makoy, alam naman natin sa Manila, masyadong malaki ang perang kinakailangan. Sa pagkakataong ito, Tito Makoy, talagang hindi ko na mapigilang umiyak. Kasi ang bigat at ang lalim ng problema ang kinaharap namin ngayon. Nauubos na ang kabuhayan namin. Ayaw pa kaming tantanan ng mga problema. Alam niyo po, gustuhin ko mang maghanap ng trabaho, hindi ko magawa kasi walang mag-aasikaso sa asawa at anak ko. Isa pa, Tito Makoy, undergrad ako kaya mahirap na makakuha ng magandang trabaho yung maganda ang sasahurin. At dahil nga dyan, kahit masakit sa kalooban namin, napilitan na kaming ibenta pa ang 2 truck na natitira sa trucking business ng asawa ko. Ito ang main source of income namin, Tito Makoy, kaya masakit na masakit para sa amin ang ibenta ito.
Ayaw pa sana kaming payagan ng ospital sa Manila na lumabas, pero pinilit na naming payagan kaming lumabas kasi hindi na namin kakayanin ang lumulubong hospitalization bills ng asawa ko. Umuwi na kami sa probinsya. Pinakiusapan ng asawa ko ang kanyang kapatid na merong sasakyan. Siya ang sumundo sa amin at naghatid sa probinsya. Alam mo, Tito Makoy, sa mahigit 10 taong pagsasama namin, tila yata 10 taong kamalasan din ang dinaranas namin. Sa paglabas ng ospital ng asawa ko, sa bahay na lang siya nagpapagaling. Meron namang isang doktor dito sa probinsya ang inirefer ng doktor sa Manila, yung nag-aasikaso sa asawa ko. At dito na lang namin ginagawa ang regular check-up. Isang araw, nagpapahinga kami, naghihintay ako ng oras na pagsundo ko sa anak namin. Merong pumaradang sasakyan sa harap ng bahay. Nagulat ako, Tito Makoy, nang bumaba ang mga sakay nito. Si Tita Rafaela at ang kaibigan ko, si Marian. Alam niyo po, kahit na kinakabahan ako, pinilit kong ngumiti at binuksan ko ang gate para papasukin sila. Marian, kumusta ka na? Yan ang bati ko sa best friend ko. Tiningnan niya lang ako ng matalim, hindi ito kumibo. Nagkataon naman na noong hapon na yun, nasa terasa ng bahay ang asawa ko. Lumapit sa kanya sina Marian at Tita Rafaela. Nga naman ang karma pag nagbiro. Oh, ano ngayon, Mr. Joaquin? Inaanin nyo na ang kataksilan nyong dalawa. Ang kataksilan nyo ng ahas kong kaibigan. Sabi na nga ba, walang magkalaguyong pinagpapala. Kasi magkalaguyo yan. Yan ang wika ni Marian. Marian, please, huwag naman kayong mag-iskandalo sa pamamahay namin. Pakiusap, please. Ito ang pakiusap ko kay Marian. Alam mo, Camila, talagang huwag kang mag-alala. Walang iskandalong magaganap. Titingnan lang namin kung ano ang pakiramdam ang singilin ng karma. Yan ang pagpapatuloy ni Marian. Si Tita Rafaela naman, Tito Makoy, nagsalita. Joaquin, nako, good luck sa'yo. Talaga namang napakabait talaga at may awa sa akin ng Diyos. Alam mo, ang dami ko sanang gustong sabihin sa'yo, pero siguro hindi na kailangan. Sapat na yang nakikita kita sa ganyang katayuan. By the way, Joaquin, noon malakas ang loob mong maghamon sa akin ng hiwalayan at magsampa ng kaso. Kasi ang akala mo siguro, hindi ko kayang buhayin at pag-aralin ang mga anak natin. Ngayon, hito na sila, professional na. Alam mo, Joaquin, kung hindi ka naging taksil, sana pareho tayo ngayon maginhawa ang pamumuhay, masaya sa piling ng ating mga professional na anak. Ito naman ang wika ni Tita Rafaela. At liban po dyan, Mr. Joaquin, natatandaan mo po ba nung sampalin mo ang mukha ko ng malakas na malakas, yung namaga ang mukha ko? Ngayon po, Mr. Joaquin, tingnan nyo po ang mukha ng dalagang anak ni Mr. Joaquin na sinampal. Magandang maganda na naman muli. Yan, Tito Makoy, ang dagdag na pang-iinsulto ni Marian sa asawa ko. Bumaba ng sasakyan ang driver ng van. Nakita ko si Lawrence pala ang driver, yung bunsong kapatid ni na Marian. Binatang binata na at gwapong gwapo rin kagaya ng asawa ko. Hindi ito nagsasalita, pero hindi niya rin ako pinansin. May kasama si Lawrence na isang batang lalaki. Nalaman ko sa huli na anak pala ito ni Marian. Mama, is that grandpa? Yan ang wika at tanong ng bata. No, 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 honey, he is not your grandpa. Yan ang sagot ni Marian. Nang makita ng dalawa si Joaquin, sawari ko'y gustong yumakap ni Joaquin sa kanyang apo at sa kanilang bunsong anak na si Lawrence.
ngayong binata na ito. Noon kasing umalis siya sa kanilang bahay, batang-bata pa ito. Subalit sa mga paniinsultong inaabot naming dalawa sa mag-ina, bigla na lang sumigaw ang asawa ko. Lumayas kayo rito! Hindi ko kayo kailangan! Ito ang sigaw ni Joaquin. Naku po Mr. Joaquin, huwag po kayong mag-alala kasi kahit po kailanganin nyo kami, ipapatikim namin sa iyo ang pagtaligod mo sa responsibilidad sa amin. Ipapatikim namin kung ano talaga ang nararapat para sa isang taksil. Yan ang wika muli ni Marian, sabay lumabas na sila ng aming bakuran. Si Lawrence naman tiningnan lang ang kanyang ama, pero hindi ito lumapit, hindi rin nagsalita. Nang tumingin ako sa labas ng aming bakuran, Tito Makoy, marami na ang mga taong nag-uusyoso. Si Marian muling nagsalita sa harap ng mga tao. Magandang hapon po sa inyong lahat. Baka po nagtataka kayo kung sino kami. Magpapakilala po kami. Kami po ang tunay na pamilya ng lalaking iyan. At yung babae po, best friend ko yan dati noong college kami. Madalas siya sa bahay namin. Mahal na mahal siya ng aming buong pamilya. Pero hindi namin alam, tinutuklaw na pala kami ng ahas. Kayo po, ingat po kayo dito sa inyong lugar kasi naglipa na ang mga ahas. At sa lugar nyo, kitang-kita nyo naman, merong ahas. Baka matuklaw po kayo, kaya ingat po. Yan Tito Makoy ang pang-iinsulto muli at panghihiya ni Marian sa akin sa harap ng mga taong nag-uusyoso. Alam niyo po Tito Makoy, naiyak na lang ako kasi halos matunaw ako sa kahihiyan dahil sa iskandalong itong ginagawa sa akin ni Marian. Kung pwede lang na bigla na lang akong matunaw at maglaho, mas nanaisin kong bigla na lang maglaho sa oras na iyon. Ang ginawa ko Tito Makoy, itinulak ko na lang ang wheelchair ng asawa ko papasok sa loob ng bahay. Sinarado ko ang pinto. Buti na nga lang nung oras na iyon, nasa eskwela pa ang anak namin. Kung hindi, baka pati siya nadamay sa gulo. Ngayon Tito Makoy, dapang-dapa ako ang bigat ng aming dinaranas ng asawa ko. Hindi ko maitatangging ito na siguro ang kabayaran sa mga kasalanang nagawa ko. Lalong-lalo na sa kaibigan kong si Marian, kay Tita Rafaela at sa buong pamilya nila. Tito Makoy, gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Gusto kong ituwid ang pagkakamali. Pero hindi ko alam kung paano ko gagawin iyon at paano ako mag-uumpisa. Alam ko Tito Makoy, walang kapatawaran ang nagawa ko. Gusto kong ituwid ang pagkakamali ko at pawiin ang galit ng best friend ko. Kasi hindi ko rin maitatanggi na napakabuting kaibigan niya sa akin. Hindi man bumalik sa normal gaya ng dati, pero kahit papaano, mabawasan man lang ang bigat na aking dinadala sa aking dibdib. Tito Makoy, tuwing titingnan ko ang kalagayan ng asawa ko, ang anak ko, ang kalagayan namin, ang aming kabuhayan, naiiyak talaga ako. Iniisip ko kung paano kami ngayon, paano ang aming anak, saan kami kukuha ng kabuhayan, at paano mapapagaling ang asawa ko. Ganun pa man Tito Makoy, kahit na umiiyak ako, hindi ko ipinapahalata sa asawa ko na pinanghihinaan ako ng loob. Kasi ayokong panghinaan siya ng loob. Marahil Tito Makoy, kahit kailan, hindi ako makakawala sa hirap na ito hanggat merong mga taong galit sa akin, merong taong galit sa amin. Galit dahil sa pagkakamaling nagawa namin at nagawa ko. Yung pagkakamali at kasalanang nagawa ko kay Marian at kay Tita Rafaela. Ganoon pa man Tito Makoy, patuloy akong umaasa na darating ang pagkakataon na maitutuwid ko ang aking pagkakamali
ang kasalanang aking nagawa, maihihingi ko ito ng tawad sa aking kaibigan. Di ko nga lang po alam kung paano at kailan ko uumpisahan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Tito Makoy. Sana mapili mo at sana magustuhan rin ng iyong mga taga-pakinig. Sana magbigay ito ng aral. Lubos na gumagalang, Camila. Maraming salamat, Camila, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Unang-una, gusto kong pasalamatan kita. Ito ang pinili ko kasi talagang malaking aral ang maidudulot nito sa mga nakikinig sa ating babae at lalaki. Kasi alam ko ang dami pang Joaquin at Camila dyan at marami ring Joaquin and Camila wannabe. Maging aral ang kwento mo sa kanila. Camila, nakikisimpatya ako sa pamilya na nasira mo, hindi sa iyo. Kasi siguro alam mo naman, galit na galit ako sa mga taong nakakasira ng pamilya, nagpapabaya sa responsibilidad maging babae man yan o lalaki. Kung tawagin ka man ng best friend mo na isang ahas, traidor, hudas, Makati girl, Navotas girl, home wrecker, kung ano pang masakit na itawag sa iyo, kabit, kalaguyo, wala kang magagawa kung di tanggapin iyan kasi yan talaga ang katotohanan. Alam mo, sabi nga natin talagang masakit tanggapin ang katotohanan. Isa pa, napapansin ko dito sa sulat mo, sa huling bahagi, tinatawag mo na si Joaquin na asawa. Sabihin ko sa'yo, kahit na letter sender kita, pagjagaan mo talaga ang tabas ng aking dila kasi ang dila ko matalim talaga. Wala kang karapatang tawagin siyang asawa kasi hindi kayo mag-asawa. Pwede mo siyang tawaging asawa kung kasal kayong dalawa. Pero hindi kayo kasal at merong pamilya, itong si Joaquin. At yung pamilya na nasira mo ay hindi iba sa iyo kasi pamilya yon ng best friend mo. Isa pa, hindi ako nakikisimpatya talaga sa mga homewreckers kasi pare-pareho lang ang cycle ng istorya. Ganyan palagi ang takbo. Pag nasa kasaganaan, merong ganang manginis sa tunay na pamilya. Naguudyo para magalit ang mga ito, inisin sila. Dahil sa nakikita niya nilang maligaya ang kabit, iniwan ang tunay na pamilya. Ganyan ang ginawa mo. Yung sabi mong nagpo-post ka pa ng mga sweet moment nyo ni Joaquin, na hinahalikan ka sa labi, hinahalikan ka sa pisngi, yakap-yakap ka. Yan ay isang klaseng pag-uudyok na talagang kahit kailan hindi ko pwedeng kampihan. Ganyan talaga ang ugali at ginagawa ng mga homewreckers. Habang nasa kasaganaan, malakas ang loob, matapang, palaban, walang awa sa pamilyang nasira. Pero oras na bumagsak na, gaya ng nangyayari sa iyo, nagsisisi na, nakita na ang pagkakamali at umaastang parang sila ang biktima. Ngayon, sasabihin ko sa iyo, biktima ka nga rin lang talaga. Biktima ka ng krimen na iyong kagagawan. Alam mo, Camila, gasgas na ang ganyang mga estilo. Hindi na yan bumibenta ngayon. Sigurado ako na kung hindi mo sinapit ang ganitong hirap, ang ganitong paggalugmok ng inyong kabuhayan, ewan ko lang kung naisip mo ang mga sinasabi mo ngayon. Ewan ko lang kung nakita mo ang pagkakamaling ginawa mo sa kaibigan mo. Sinasabi mo ngayon na gusto mong ituwid na ang lahat, humingi ka ng tawad sa mga nasaktan mo, at ibalik ang dapat na ibalik. Nagtataka lang ako kung paano mo gagawin yan at ano ang ibig mong sabihin sa gusto mong ituwid ang lahat, gusto mong ibalik ang mga dapat ibalik. Paano mo itutuwid ang pagkakamaling ito na yung damage na dinala mo sa pagkawasak ng pamilya ng best friend mo, hindi na yan mabubuong muli. Ang ibig mo bang sabihin sa ibabalik mo ang dapat na mabalik sa dati? Ibabalik mo na si Joaquin sa kanyang pamilya para mabuo muli ang pamilya ng best friend mo? Ganoon ba? Ibabalik mo siya ngayong baldado na?
Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig mong sabihin na ibalik ang dapat na ibalik. Yan lang ang nakikita kong pwede mong ibalik, si Joaquin. At Camila, kung maaari, huwag mo ring sasabihin sa akin ang nagkakamali kasi tao lang. Kasi hindi yan acceptable sa akin. Ang acceptable na pagkakamali ay kung nagawa mo ang isang pagkakamali na hindi mo alam, mali pala iyon. Gaya ng kaso mo, kung nagawa mong umibig kay Joaquin, acceptable siguro sa akin kung hindi mo alam na pamilyadong tao si Joaquin. Pero sa kaso niyong dalawa, alam na alam mong si Joaquin ay ama ng iyong best friend. At ikaw na rin mismo ang nagsabi na ang saya-saya ng kanilang pamilya. Pero bakit nagawa mo iyon? At ang pagkakamaling nagawa mo, pwede kong maituring na sinadya talagang ginawa ang pagkakamaling iyon. Kasi noong panahon na iyon, tila sa obserbasyon ko lang, nabulagan ka ng pagmamahal mo kay Joaquin, nabulagan ka ng lahat-lahat na ibinibigay sa iyo ni Joaquin, pera, paglalambing, pangangailangan ng katawan. Kaya hindi mo naisip na merong pamilyang nasasagasaan sa relasyon nyo. Alam mo kung matino ang pag-iisip mo noon, sana noong nag-uumpisa pa lang na dumiskarte sa iyo si Joaquin, isinumbong mo na kaagad kay Marian at sa kanyang asawa, si Tita Rafaela mo. Pero sa halip na isumbong mo sa mag-ina, ang ginawa mo, sumakay kang lalo sa gusto ni Joaquin. Nagpatangay ka ng iyong damdamin. Nakikita ko na talagang malakas ang tama sa iyo ni Joaquin, kaya wala kang pakialam noon. Nabulagan ka talaga sa pagiging romantiko ng tatay ng best friend mo. Alam mo ang nangyayari sa inyo ngayon, ito'y patunay lang na ang lahat ng mga ginagawa natin, anumang bagay na ginagawa natin, kung meron tayong nasasaktan, nasasagasaan, bumabalik ito sa atin sa pamamagitan ng karma. Ang karma ay buhay talaga, hindi natutulog at hindi nagpapahinga. Ganoon pa man, pasensya ka na sa aking mga sinasabi kasi talagang sinasabi ko sa iyo, hindi ako sang-ayon at hindi ako sumisimpatya sa iyo kasi maling-mali ang ginawa mo. Ganoon pa man, sana makamtan mo ang kapayapaan ng isip at pakiramdam. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email, titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.